Merong pang-aatake ng kalaban ang nangyari sa araw mismo sa isa sa mga pinaka-importanteng holiday ng mga Hudyo. Ito yung tinatawag na Simchat Torah. Ito yung araw na kung saan ang mga Hudyo ay magbabasa ng bahagi ng banal na aklat o bahagi ng Biblia, at ito ay binabasa mismo sa loob ng mga sinagoga, at ginagawa ito every October 24 hanggang October 25. Ibig sabihin, kahapon at ngayon ay holiday sa Israel. Pero sa araw na ito, merong hindi kanais-nais na ginawa ang kalaban ng Israel na nasa Lebanon. Ito ang Hezbollah, sapagkat nagpalipad ng rockets ang grupong ito at papunta sa Israel habang ginugunita ang Simchat Torah ng mga Hudyo. Ang araw na ito ay dapat celebration o joyful day para sa mga Hudyo. Pero natahimik ito mula noong sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas noong October 7, 2023. Pero habang ginugunita ang holiday na ito, hindi pa rin ipinagpaliban ng Israel ang kanilang operation sa Lebanon kontra Hezbollah. Katunayan, ngayon, October 25, 2024, ibinalita ng The Times of Israel na nagkaroon ng engkwentro ang Israeli soldiers at Hezbollah fighters. Nagdalamhati ang Israel sa balita na kinumpirma ng IDF na merong apat na Israeli reserve troops ang napaslang sa naturang engkwentro. Anim naman ang sugatan. At araw ng Huwebes, kahapon kinumpirma rin ng IDF na meron pang isang soldier na mula sa Okits Kanin units ang napaslang. Total of 5 Israeli soldiers ang napaslang sa engkwentro nito laban sa Hezbollah na sinusuportahan ng Iran. Ayon naman sa mga eksperto, normal lang daw na meron talagang malalagas sa kampo ng Israel o kahit na anong bansa kung meron silang gerang kinakaharap. Normal lang daw na may malalagas sa kanilang kampo. Pero hindi raw ito ang basihan na talo na ang isang lugar. Dapat naman daw i-consider kung ilan na ang napaslang sa kalaban at kung gaano kalaki ang damage na natamo sa kampo ng kalaban. Inamin naman ng Israel na mula na magsagawa sila ng operation sa Lebanon kontra Hezbollah, umabot na sa mga 3,200 na mga area ng Hezbollah ang naging target ng Israel na naging successful. At maliban pa riyan, ayon mismo sa IDF, na pilay na raw ang Hezbollah na siyang pinakamalakas na militant group na sinusuportahan ng Iran. Dahil maliban sa mga napaslang na mga leaders nito, senior commanders at mga operatives, hirap daw kumilos ngayon ang Hezbollah dahil sa kanilang financial struggle, sapagkat tinarget ngayon ng IDF ang financial network ng Hezbollah. Maging ang money man ng Hezbollah ay pumanaw na, maging ang naunang money man nito, at nung namatay ang top money man ng Hezbollah, pinalitan ito pero linggo lamang ang nagtagal at napaslang din ito. Dagdag pa riyan, ayon sa Israel, na merong isang bunker sa ilalim ng isa sa mga hospital sa Beirut. Kontrolado ngayon ng Israel ang isang vault na naglalaman ng $500 million at gold ng Hezbollah. Pinaniniwalaan ito na ito ay pag-aari ng napaslang na leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah, at ginagamit ito upang pang-atake sa Israel. Nagbigay pugay naman ang gobyerno ng Israel sa mga napaslang na reserve forces. Una rito ay si Reserve Warrant Officer na si Mordecai Haim Amoyal, 42 years old na nagmula sa Lod. Pangalawa ay si Reserve Sergeant Major Samuel Harari, 35 years old. Siya ay nagmula sa Safid. Pangatlo ay si Master Sergeant Slomo Abiyad Naiman, 31 years old, mula siya sa Mitzpeh, Jericho. Pang-apat ay si Reserve Sergeant First Class Shubail Ben Nathan, 22 year old, at ito ay nagmula sa Rehalim. Ang apat na ito ay nagmula sa Carmel Brigade, 222nd Battalion. At ang panglima na nasawi kahapon ay si Sergeant First Class Guy Ben Harush, 23 years old. Siya ay mula sa Pardis Hanakarkur.
Ikinuwento naman ng IDF kung paano nangyari ang naturang sagupaan sa pagitan ng Israeli soldiers at ng Hezbollah fighters. Habang binabasa ko ang kanilang pahayag, ay tila ako ay nanunood ng isang pelikula. Tila ako ay nanunood ng isang movie, pero ito ay sa totoong buhay. Sa isang tunnel, nagpang-abot ang Hezbollah fighter at ang Israeli forces. Nang ma-identify na ng bawat kampo na sila ay magkalaban, ang Hezbollah mabilis na naghagis ng kanilang granada papunta sa Israeli soldiers. Sumabog ito, pero ang Israeli soldiers ay nakaganti pa sa pagpapaputok ng kanilang mga baril. Hindi naman nilinaw ng Israel kung ilan ang operatiba ng Hezbollah ang tinamaan sa naturang gunshots ng Israel. Sa engkwentrong ito ay dito rin nagmula ang nasabing anim na Israeli soldiers na sugatan. Sa pagpapaliwanag pa ng IDF, ang mga sugat na natamo ng mga Israeli fighters na ito ay malubha. Nilinaw din ng Israel na ang isa sa mga napaslang ay isa palang commander sa Oketz Canine Unit. At sa magkahiwalay na insidente naman, kahapon Huwebes ay ibinalita rin ng IDF na meron ding isang officer na nagmula sa 7th Armored Brigade, 75th Battalion, ang seryoso ring nasugatan. Ito ay dahil sa isang anti-tank guided missile attack. At isa pang officer ang nagtamo ng matinding sugat na nagmula sa 6,226 Battalion dahil sa shrapnel. Ang naturang mga sugatan ay mabilis na isinugod sa paggamutan at under treatment na ngayon. Pero kahapon din, Huwebes, ay ibinalita naman ng Lebanese state media. Huwebes ng gabi, kahapon, ang Israel ay nagsagawa agad ng strike doon mismo sa siyudad na kung tawagin ay stronghold ng Hezbollah sa Dahiyeh. Ito ay matapos na ang Israel ay magsagawa ng 17 strike doon mismo sa lugar pa rin ng Hezbollah sa nakalipas na araw. Matindi ang strike na isinagawa ng Israel sa pagsalaysay pa ng Lebanese state media, umabot ng half an hour ang naturang strike ng Israel sa lugar ng Hezbollah. Ayon sa Israel, nag-announce daw sila bago magsagawa ng airstrike. Nagpublish din daw ang IDF ng mapa upang makita ng mga Lebanese civilian kung saan sila dapat pumunta at itinuro din ng IDF na doon sa lugar na mga 500 meters ang layo mula sa kuta ng Hezbollah. Ayon sa Israel, ito raw ay bilang ganti dahil nitong nagdaang Huwebes, umabot sa mga 120 rockets ang ipinalipad ng Hezbollah papunta sa northern part of Israel mula sa Lebanon. Kasama na rin dito ang drones. Marami tuloy ang mga nagtatanong. Ano kaya ang magiging mangyayari sa Hezbollah kung matapos na ang holiday ng mga Hudyo? Kung kayo ang tatanungin, mga kaibigan, naniniwala ba kayo na meron pang gagawing matindi ang Israel kung matapos na ang kanilang holiday? O tuluyan na lang na mananahimik ang Israel? Ipaalam ang inyong mga opinyon dyan sa comment section. At baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe na rin ng channel na ito upang maging updated ka sa ating mga future uploads. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!